Emma, makinig ka sa akin. Unti-unti ko nang napag-isip na ang mga panaginip mong iyon ay hindi panaginip lang, gaya ng malimit kong sabihin sa iyo noon. May palagay ako na ang panaginip mong iyon ay hindi lang produkto ng iyong subconscious mind. Anong ibig mong sabihin? May isang malakas na puwersa, pwedeng kampo ng kadiliman, na pilit na nakikipagtalastasan sa iyo sa pamamagitan ng panaginip. Nang magbalik ng silid, kapwa naghanap sa bulaklak sina Ami at Emma. Sarado ang salaming bintana. Sarado rin ang pinto. Kaya kung wala man iyon sa vase, Jack nasa loob lang iyon ng silid. Wala. Wala talaga. Ani Emma. Nawinalis na ng ilang beses pati ilalim ng kanilang kama. Saan naman iyon mapupunta? Lalo pa nga't hindi naman kinuha ni Auntie at ni Tonyo. Huwag na lang tayong maghanap, Ami. Tigilan na natin ito. Alam ko, hindi na natin iyon makikita. Paano mo naman nalaman? Dahil hindi iyon pangkaraniwang bulaklak. Alalahanin mo, nakuha ko iyon sa hardin na hindi ko lang alam kung saan ang galing. Kaya po pwedeng ang mawala iyon nang gano'n na lang na hindi rin natin alam kung saan napupunta. Kinilabutan na rin si Ami. Hindi nga lang siya nagpapalata kay Emma sa pag-aalala lang baka kung ano ang idulot noon sa pinsan. Alam niya, sa kababalaghang iyon ay may malaking kaugnayan ng lalaki sa panaginip ni Emma. Ipinaalala niya kay Emma na magrosaryo sila bago matulog ng gabing yon. Ganun pa man, hindi niya binabanggit dito sa kalasag iyon sa posibleng pagdalaw na naman ni Justin sa panaginip ng dalaga. Tulad ng kahilingan ni Ami, kinabukasan ay walang ikinuwento sa kanyang pinsan tungkol kay Justin. Pagpapatunay na hindi iyon napapanaginipan nito. Ganoon din ang mga sumunod na umaga. Salamat naman sa Diyos at tinigilan na rin yata si Emma ng kakaibang panaginip. Inoobserbahan niya ang pinsan. Higit itong masigla kapag hindi napapanaginipan si Justin. Ngunit sa mga unang araw pa lang pala iyon. 2 linggo na halos ang makalipas nang mapansin niyang matamlay ito. Oh, bakit? Bad trip ba ang mga bagong professors mo? O mga bagong classmates? Tanong niya. Hindi. Wala sa kanila ay pinagkakaganito ko. Binawasan ni Auntie ang allowance mo? Muli itong umiling. Ano nga? Sabihin mo na at huwag mo na akong paghulain. Si Justin kasi. Nangilid ang luha ng dalaga. Si Justin? Ibig mong sabihin na panaginipan mo na naman siya? Hindi. Hindi ko na nga siya napapanaginipan. O ano pang naiiyak mo? Ami, I miss him. Ano? Yes, I miss him so badly. I want to see him again, even in my dreams. Emma, dapat ay magpasalamat ka at hindi siya dumadalaw sa panaginip mo. Ano ka ba? Ginugulo lang niya ang iyong isipan. Pero lalong nagulo ang isip ko nang hindi ko na siya napapanaginipan. Hindi ko lang sinasabi sa iyo noon. Pero miss ko na siya talaga. And now I realize na talaga palang umiibig na ako kay Justin. Yes, I love him the way he loves me. Masasabing dahilan na rin doon ay hindi na makapag-concentrate sa kanyang pag-aaral si Emma. Lalo rin itong naging malupit sa manliligaw na si John. Hindi siya nag-iisa sa problema. Si Ami man ay namumroblema rin kung sasabihin ba niya o hindi sa tiyahin ang tungkol sa naganap kay Emma. Ngunit matindi ang pakiusap ng dalaga. Please, wag na wag mong sisusumbong sa kanya. Natitiyak ko kapag nalaman niya ito ay baka akalain niyang nawala na ako sa sariling bait. At siguro kahit yung mga ibang tao na rin, alam ko naman na nag-iisa kang nakakaunawa sa aking sitwasyon.
Pero paano natin malulutas ito kung tayong dalawa lang? Look, naapektuhan na pati iyong pag-aaral. Kung iyan lang ang problema, huwag kang mag-alala. Pagsisikapan kong makabawi sa mga susunod na grading. Basta ipangako mo na sa ating dalawa lang ang mga magaganap na ito. Sige na nga. Sige na. Wala ngang nagawa si Ami, kundi ang mga ako sa pinsan. Samantala, isang gabi ay muling nanaginip si Emma sa naglalakad na naman sa disyerto. Habang nasa kalagitnaan siya, humangin ang ubod ng lakas, ngunit labis niyang ipinagtataka. Salip na buhangin ang magliparan ay libo-libong petals na animo umuulan sa kanyang paligid. Nang maglaho ang malakas na hangin, puro petals nang nagbabanguhan ang nilalakaran ng kanyang hubad na paa. Isang petal ang pinulot niya at tiningnan, nanlaki ang mga mata. Kilalang kilala niya kung saang bulaklak nagmula iyon. Nagustuhan mo ba aking mahal? Tinig na nagmula kung saan. At bago pa nakakilo si Emma, nakita niya ang lalaking iyon na nakatayo sa kanyang harapan. Justin! Bulalas niyang punong-puno ng kaligayahan. Ako nga, aking mahal. Siya na ang naunang yumakap dito. Justin, kung nalalaman mo lang kay tagal kong nangulila sa'yo. Talaga? Aking Emma? Oo. Oo, lalo lang humigpit ang pagkayakap dito sa dalaga. Sumilay ang matamis na ngiti sa labi ni Justin. Kung ganoon, ay iniibig mo rin ako? Iniibig kita. At handa kang sumama sa akin? Sumama saan? Malakhak si Justin. Kailangan po bang itanong? Kapag mahal mo ang isang tao, hindi na mahalaga kung saan ka man niya dalhin. Ang mahalaga ay kasama mo siya saan mang panig ng kalawakan kayo magpunta. Kalawakan? Bakit kalawakan? Lalong naguluhan ang dalaga. Nasa malas ay ikinagalit ni Justin. Ang sabi ko, kung talagang mahal mo ang isang tao, hindi mo na siya kailangang tanungin pa ng kung ano man. Justin, wag. Huwag kang magalit. Kung ganoon, halika na. May pupuntahan tayo. At kung talagang mahal mo ako, sasama ka. Samantala, ng mga sandaling yun, ay nanginig si Ami. Nagising si Ami. Ito dahil sa paulit-ulit na ungol ng pinsan. Nilapitan niya ito at tinapik. Emma! Emma! Hindi ito nagmulat ng mata. Sa halip ay patuloy lang ang pag-ungol. Niyugyug na ito ni Ami ng malakas sa magkabilang balikat. Emma! 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 Gising! Kinabahan si Ami. Sa malas ay hindi agad-agad magigising ang pinsan. Natakot siyang baka binabangungot ito. Lalabas na sana siya ng silid at tatawagin na ang tiyahin nang biglang may magsalita. Pambihira ka, Ami. Ang ganda-ganda ng panaginip ko, ginising mo ko. Si Emma na nagising na pala. Emma, bakit para ka nakakita ng multo? Kasi naman, kanina pa kita ginigising, panay lang ang ungol mo. Iyon ba? Umagikik si Emma. Alam mo ba kung bakit ako umuungol? Sa sobrang kaligayahan. Kasi, napanaginipan ko na naman si Justin. Ano? Oo, nagkita ulit kami sa panaginip. Kaya kahit paano ay natighaw ang matinding pangulila ko sa kanya. Masayang balita ng dalaga. Nasapo ni Ami ang noo at hindi lang iyon, ipinagsasama pa niya ako. Napaangat ang ulo ni Ami. Ipinagsasama? Saan? Iyon ang ayaw niyang sabihin. At sasama ka naman. Sana, kaso kontrabida ka, ginising mo nga ako eh, no? Kaya paano ako makakasama? Eh ma, makinig ka nga sa akin. Unti-unti ko nang mapapag-isip na ang mga panaginip mong iyon ay hindi panaginip lang gaya ng malimit kong sabihin sa iyo noon. May palagay ako na ang panaginip mong yun ay hindi lang produkto ng iyong subconscious mind. Anong ibig mong sabihin?
may isang malakas na puwersa pwedeng kampon ng kadiliman na pilit na nakipagtalastasan sa iyo sa pamamagitan ng panaginip. Sapagkat sa mga sandaling yun ay tulog ang iyong katawang lupa. Doon ganyan sinasamantala sa mundong angat ang katotohanan. Ami, ano bang pinagsasabi mo? Huwag mo kong takutin dahil walang nakakatakot kay Justin. Sa halip, he is a perfect epitome of a modern Adam. Justin, ang gwapo mo. Ang gising mo. Basta masasabi ko, huwag na huwag kang sasama sa kanya. Sa muling mapanaginipan mo pa ang lalaking iyon. Yan ang hindi ko mapapangako. He is so irresistible. Kung makikita mo lang siya, Ami, Jack, naiibig ka rin sa kanya. Nang mga sumunod na araw, makikitang bumalik na naman ang dating sigla ni Emma. Mama, magluto ka naman ng paborito kong kare-kare. Di ba gusto mo marami akong makain? Aba, hindi ba kakaluto ko lang ng kare-kare? Pero hindi mo pinansin. Hindi ko tuloy malaman kung nagda-diet ka o kung lumipas na ang magic ko sa pagluluto. Of course not, Ma. Nagkataon lang siguro na talagang poor ang appetite ko ng mga panahong yun. Pero promise, hindi na ngayon. Bumalik nga rin ang malakas na pagkain ni Emma. Sa kabuuan, masiglang masigla na naman ito. Ngunit gaya ng dati, biglang nawalan sa mood kapag nakaharap si John. Sabihin mo nga sa akin, Ami. Pangit pa ako? Aba, hindi. May BO ba ako? Aba, wala. Eh bakit ganun? Hindi ako magustuhan ng pinsan mo. Hindi pa lang siguro ngayon ang ay tamang panahon. Pero alam ko, kayo ring dalawa magkakatuluyan. Paano mo naman nasabi yan? Ewan ko, basta yun ang nararamdaman ko. Nako, at kailan ka pa naging psychic? Ang Lolo Tubal ko pa. Lolo Tubal? Lolo iyon ng mami ko. At buhay pa. Sa edad na 80, buhay pa. At masasabi kong higit na malakas kaysa mga kaedad rin niya. Siguro nga ay dahil sa taglay niyang kapangyarihan at kakaibang kalaman. Paano mo naman nasabi na may kapangyarihan siya at kakaibang kalaman? Dahil nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. Nakakausap niya rin ang mga nilalang na nasa ibang dimension na. Ganoong kahusay lang lolo mo? Oo, lamang. Iniiwasan na niya ngayon ang manggagamot pa. Siguro dahil para sa kanya ay sapat na ang mga panahong na ipaglingkod niya sa mundong ito. Tahimik na lang siya ngayong namumuhay sa kanilang probinsya. Pero ayun kay mami, isa sa mga araw na to ay darating dito si lolo para magbakasyon. Talaga? O eh bakit parang na-excite ka? Huwag mo sabihin interesado ka rin sa mga paranormal gaya ni lolo. Ah, hindi, kaya lang ano, baka ikonsulta ko sa kanya sa pagbakasyon niya rito. Talaga? O sige, bayaan mo. Pagdating na pagdating niya, sasabihin ko ang sinabi mo na nang mapaghandaan nito ang isasangguni mo. Aasahan ko yan ha. Masiglang masigla na nga ulit si Emma. Hindi ko pa naman siya napapaniginipan ulit. Naglalakad ng dalaga kay Ami. Pero masayang masaya ako dahil nararamdaman kong masaya rin siya. Noon yata huli ko siyang napanaginipan ay nagkaunawaan na nga ang aming mga puso. At pinagsasama ka na kung saan. Malay mo pala kung sa impyerno kanya tatalhin. Alam mo, pinsan, ang nakatira sa impyerno ay mga demons. At yung mga demon, nakakatakot ang mga mukha nun. At may buntot pa at sungay. Na malayong malayo sa anyo ni Justin. Kung sinabi mo pang baka isa siyang guardian angel, baka maniwala pa ako. Siya, tama na yan. Lalahanin mo. Magbibihis na si auntie. Kapag nakatapos iyon, dali-daliin tayo nun. Kung bakit naman kasi kailangan pang isama niya tayo sa Quezon province. Siya lang naman ang inimbitahan ng classmates niya sa college. Understood na yun. Alam nga namang papupuntahin mo si auntie nang nag-iisa. Nakakainip yun, lalo mahabang biyahe. Nakakainis doon pa tayo matutulog. Aba,
Lalo namang nakakainis ang magbalikan sa layo ng QC na yon. Magbabalikan din tayo. Wala siguro tayong nagawa kundi ang magbiyahe. Nang umalis nga si Mrs. Santos, kasama niya ang dalawang dalaga. Isang araw absent sa pinapasukan ng dalawa. Kinabukasan kasi, Sabado ay wala namang pasok. At tsak bago maglinggo ng hapon ay nakabalik na ulit sila sa Maynila. May dala silang sariling sasakyan. Umupa ng driver si Mrs. Santos kaya tiyak na hindi sila mahihirapan sa biyahe. Palibhas ay maaga silang gumising ng araw na yon. Superhighway pa lang ay naidlip na ang tatlo. Nasa dulong bahagi ng Gumaca, Quezon, ang kaibigan at dating kaklase ni Mrs. Santos na nag-iimbita sa kanila. Masayang-masaya ito sa kanilang pagdating. Mabuti naman at pinagbigyan niyo ang imbitasyon ko sa wakas. Pagkaraan ng maraming taon ay muli na naman tayong magkukwentuhan. Like the good old days? Like the good old days? At masayang nagtawanan ang magkaibigan na malapit nang tumuntong sa kanilang 50th taon. Napag-alaman nila na tanging mga katulong lang ang kasama ni Mrs. Reyes. Sa may kalumaan ngunit, malaki at eleganteng bahay na iyon na nakatirik sa isang malawak na solar. Bukod sa maaga akong nagbiyuda, hindi ako nabiyayaan kahit ng isang anak. Ang kapatid mong si Roger, kamusta na? Tanong ni Mrs. Santos. Nasa US, doon na nagtigil mula nang mamatay ang kaisa-isa niyang anak. Labis niya itong dinamdam. At ang asawa niya, nakakalungkot pero hindi nagtagal ang kanilang pagsasama. Wala pang 10 taon ang anak nila noon nang makisama sa iba si kuya. Hanggang sa tuluyan silang nagkahiwalay. Nagkatinginan sina Amy at Emma. Sa narinig kasi nila, puro malulungkot ang kasaysayan ng mga taong tumira sa bahay na yun. Ano ba to? Kung hindi na byuda, hiniwalayan ng asawa. At take note, ay namatay na palang pamangkin si Mrs. Reyes. Sayang ang bahay na to kapag namatay siya. Walang magmamana. Kung hindi sana namatay yung pamangkin niya. Oo nga. Kaso, kaisa-isang pamangkin na wala pa. Nako, baka maging haunted house ito pag tagal-tagal ano. Uy, huwag kang manakot. Lalahanin mo. Magkahiwalay tayo ng tulugan mamaya. Sa laki ng bahay, sa kanilang tinigilan, bawat isa sa kanila ay may nakatukang isang kwarto. Ang kwartong iyon ay may sarili ring banyo. Sa may kwarto malapit sa Azotea na papunta si Amy. Ang ganda ng mga ang lalaki ng mga kwarto. Feeling ko tuloy isa akong prinsesa nito. Agad niyang ibinagsak ang katawan sa malambot na kutsyon pagkabihis ng pambahay. Hindi niya tuloy na malaya nakatulog siya ng mahabang sandali. Maghahapunan na nang siya ay magising. Pambihira ka naman, katok ako ng katok sa iyo kanina. Hindi mo man lang ako pinagbuksan. Sumbat sa kanya ni Emma nang patungo na sila sa hapagkainan. Naku, pinsan, pasensya ka na, nakatulog kasi ako eh. Nagtawa si Mrs. Reyes. Ganyan din ang sinabi ko sa pinsan mo. Pagkatapos kasing kumatok sa silid mo at hindi ka magbukas ng silid. Sa silid ko na naman pinuntahan eh. Hindi rin ako nagising. Nagkatawa na ng magtiya. Pero hindi si Emma. Sa tingin ko kasi hindi ako makakatulog sa bahay na ito. At bakit naman? Ang sarap-sarap ng matulog. Tingnan mo kami ni Auntie, parehong napahimbing. Basta ewan ko, parang hindi ako at home dito. Siya, huwag kang maingay, baka marinig ka ni Mrs. Reyes. Nakakahiya. Ginagawa pa naman niyang lahat para masiyahan tayo sa pagtigil natin dito. Isang masarap na hapunan ang pinagsaluhan nila ng gabing yun. Pagkatapos nag-barbecue pa sila sa may lawn. Masaya naman sila dahil kasama nila roon ang 4 na katulong sa bahay na yon, maging ang driver na kinuha ni Mrs. Santos. Kwentuhan sila, tawanan, panay kasi ang joke ng bisayang katulong na si Inday. Napansin nito ang hindi man lang napangiti si Emma. Sus, Ginoo, ang hirap mang pangitiin ang iha ni mo, misis.
wika nito kay Mrs. Santos. Pasensya ka na, Inday. Hindi sa iniisnab ko ang mga jokes mo. Kaya lang, wala talaga ako sa mood. Siguro masyado ako napagod sa biyahe. Bayaan mo, baka bukas ako ang pinakamalakas ng tawa. Ikinasiya naman ni Mrs. Santos ang paghingi ng dispensa ni Emma. Kung hindi, kahiyahiya sa kaibigan niyang si Mrs. Reyes. Siguro'y dahil na rin sa deklarasyon ni Emma, kung kaya mas napaaga kesa sa inaasahan ng pamamahinga nila. Gusto sana ni Emma na makishare na lang sa silid na ginamit ni Ami. Pero ayaw pumayag ng huli. Ngayon lang ako nakaranas makasolo sa ganitong kagandang kalaking kwarto, kaya pabayaan mo na ako at least. Kahit isang gabi, makakapag-ilusyon ako ng isa akong prinsesa. Walang nagawa si Emma kundi ang bumalik sa kwartong nakalaan para sa kanya. Palagay ko, magdamagna naman akong mulat nito. Ipinagpasalamat ni Emma ay may dala siyang dalawang romance pocketbooks. Pinalipas niya ang kanyang oras sa pagbabasa noon. Si Mrs. Reyes ay hindi agad dumiretso sa kanyang kwarto. Dumiretso sila ng kaibigan sa study room at doon nila ay pinagpatuloy ang kwentuhan. Sa matagal na hindi nila pagkikita, ay rami nilang bagay na nais malaman sa isa't isa. At palagay nila, kukulangin ang magdamag sa na iyon. Si Ami naman ay kasalukuyang nasa harap ng antigong tukador. Sinusuklay niya ang buhok gaya na nakakagawian niya bago matulog. Palibasa kasi nakaidlip, hindi siya nakaramdam ng antok. Nais niya sanang puntahan si Emma sa kabilang kwarto, pero nangangamba siya. Hindi pagbuksan ng pinsan dahil sa hindi niya pinagbigyan ang nais nitong magsama sila sa isang kwarto. Nilibang niya na lang ang sarili sa pamamagitan ng pag-oosyoso sa maluwag at magandang kwartong kinaruroonan. Puro mga antigo ang mga gamit na naroon. Kaya sa silid na iyon lang ay malaking kayamanan na. E ilang silid meron sa bahay na to? Sayang. Sayang na sayang talaga at wala silang tagapagmana. Siguro sa charity lahat mapupunta ang mga kayamanang naririto. Kung sa bagay, hindi masama. Nang mapansin niya ang isang animo malaking kwadro ang nakapinta roon. Bagaman ay may kapigatan, pinilit niya pa hugutin mula roon ang kwadro. Halos pinagpawisan siya ng ganap iyong mailabas. Ngunit palibhasa ay nakatagilid, kailangang itihaya ang malaking kwadro na nababalutan ng transparent na plastic. Nang ganap na tumambad sa kanya ang painting, animo mahikang nawala ang kanyang pagod. Bakit nga'y tila nakakabatubalani ang kagkisigan ng lalaking nakaguhit roon? Ang gwapo! Ang kisig! God! Sino kaya ang lalaking ito? Kung hindi lang nakakahiya kay Mrs. Reyes, itatanong ko sa kanya. Hindi na nakatulong si Ami sa buong magdamag na iyon. Tinitigan niya na lang nang tinitigan ang lalaking nasa painting. Gwapo niya talaga. Siguro kung litrato lang ang painting na iyon at pwede niyang ilagay sa kanyang bag, hindi na niya iyon isusuli sa kanyang kinuhanan. Naisip niya ang pinsan. Ang lokang si Emma, tulad ko nga rin pala iyong mahilig sa gwapo. Bigla-biglang nagkaroon siya ng dahilan na katukin ang pinsan sa kabilang silid. Gaya ng inaasahan niya, hindi siya agad nito pinagbuksan. Sige, isnabin mo ang beauty ko. Huwag mo akong pagbuksan at tiisin mo ako. At makita mo, magsisisi ka. Magsisisi ka sa buong buhay mo. Saka lang nagbukas ng pinto. Ikaw talaga babae ka kung hindi ka padramahan. Hoy babae, hindi ako nagpapaabala sa pagbabasa ko ng romance novel para lang makipagdramahan sa'yo. Now, why are you invading my privacy? Grabe ka naman. Halika. Halika. Teka, bakit ba? Hindi pa si Emma dahil hila-hila na ni Ami ang isang kamay niya. Basta, sumama ka sa akin sa kabilang silid at may ipapakita ako sa'yo. Nako, tiyak na tulad ko, kikiligin ka rin. Pagpasok nga ng pagpasok nila sa silid, agad na ipinakita ni Ami kay Emma ang painting. Oh, di ba? Gwapo niya? Ang kisig?
at mukhang aristokrat talaga. Emma, siyang tipo kong lalaki. Tipong lalaking pakakasalan. Kinikilig pang wika ni Ami. Samantalay, tila naman natuka ng aha si Emma. Wala itong kakilos-kilos sa kinatatayuan. Habang titig na titig sa painting. Pagkuway, marahang bumuka ang bibig nito. Justin? Justin? Ano ka mo? Ami. Ami. Nanlalamig ang kamay ni Emma. Siya si Justin. Siya. Ang ibig mong sabihin. Maging si Ami ay hindi rin makapaniwala. Oo, siya si Justin. Ang lalaki sa aking panaginip.